Ito ang kasaysayan ng isa sa pinakagwapong mate ni Idol noong 1980s. Ngunit mas naaalala dahil sa misteryoso at bigla ang pagkamatay niya sa murang edad na 22 taong gulang. Totoo kayang may kinalaman ang anak ni Juan Ponce Enrile na si Jack Enrile sa pagkawala ng aktor? Ano ang lihim ni Katrina Enrile sa kasintahan na itinago niya ng 30 taon? At pinahabol nga ba siya ng tatay ni Dina Bonnevie sa aso? Kilala ni natin si Alfie Anido. Tara, alamin natin sa history. Si Alfie ay ipinanganak noong 30 ng Disyembre 1959 sa Manila. Siya ay panganay na anak nila Alberto Anido at Sara Serrano, parehong Spanish mestizo. Kapatid niya ang isa pang aktor na si Albert Anido. Matalinong bata si Alfie, katunayan ay isa siyang scholar noong high school. Naging isa siyang fashion at commercial model bago maging artista sa ilalim ng Regal Films, ang nangungunang film production company noong 1979. Kasalukuyang nag-aaral si Alfie sa Ateneo de Manila University sa kursong management nang siya ay makast sa una niyang pelikula na pinamagatang Nympha, kung saan katambal niya ang ngayon isa ng batikang aktres na si Alma Moreno. Naging maganda ang pagtangkilik ng masa kay Alfie, lalo na ng mga kababaihan na talagang tinitilian ang kagwapuhan nito. Isa si Alfie at ang mga kasabay niya sa binansagang Regal Babies, kasama ang iba pang mga aktor at aktres gaya nina Gabby Concepcion, Sean William Martinez, Albert Martinez, Maricel Soriano, Snooki Serna, at Dina Bonnevie, na siyang 5 beses niyang nakatambal sa pelikula at naging kasintahan niya hindi lamang sa palabas, kundi pati na rin sa tunay na buhay. Ayon pa sa panayam kay Dina, una silang nagkakilala ni Alfie noong siya ay nagsisimula pa lamang at si Alfie ay ganap ng artista sa isang pictorial para sa Mr. and Miss Magnolia. Dapat ay ang aktor na si Lloyd Sammartino ang kanyang makakapareha, ngunit nagkaroon ito ng buluto. Kaya naman ay ipinareho sa kanya si Alfie Anido. Nostorstruck daw si Dina nang makita si Alfie at napasabi sa sarili ng, "Oh my God, ang gwapo." Na love at first sight umano sila, sabi ni Dina. Na in love ka agad kami sa isa't isa, as in it was love at first sight, first love. So sabi niya, "I have to find a way para you'll become an actress kasi your dad is so strict." At pumunta nga si Alfie sa kanilang bahay. Nagpakilala ito sa kanyang ama. Nang tanungin ang pangalan ay sinabi niyang siya, si Alfonso David Reynario Serrano Anido. Nagulat ang ama ni Dina. Sinabi nitong, "What did you say your middle name was? Serrano? Are you Serrano?" Sinagot naman ni Alfie na, "Yes." Muling tinanong ng ama ni Dina si Alfie kung ano ang pangalan ng kanyang ina, Sara. Sagot ni Alfie. Tumayo ang ama ni Dina at kinausap siya. Sinabi ito kay Dina, "This is the last time I want to see the face of this guy in this house. I don't like him. Tell him go away. Tell him go. Tell him go home." Ngunit nang mga tuwiran si Dina, nakararating lamang ni Alfie. Maayos itong nagpakilala at magalang naman at sinabi ng kanyang ama na it doesn't matter. Sabay pinakawalan at pinahabol sa mga aso si Alfie na walang nagawa kundi tumalon sa swimming pool para hindi makagat ng mga aso. Pagkaalis ni Alfie ay inusisan ni Dina ang ama. Dati palang kasintahan nito ang ina ni Alfie na si Sara at ipinagpalit siya sa kasalukuyang asawa na si Kapitan Alberto Anido, isang piloto. Ngunit hindi nito napigilan ang pag-uspong ng pag-ibigan ng dalawa. Nagpatuloy sa pag-aartista si Dina. Noong hindi pa kilala si Dina Bonnevie bilang artista, ay madalas umano siyang lapitan ng mga tao at tanungin kung magkapatid sila ni Alfie. Namuo ang pagmamahalan ni na Alfie at Dina nang gawin nila ang pelikulang 14. Ngunit sandali lamang ang naging pagmamahalan ng dalawa na sinabi ng iba ay labis na nakaapekto kay Alfie. Nang usisain kung gaano katagal ang kanila ang relasyon ay sinabi ni Dina, "Mga sandali lang kasi namatay na siya." Then, naging kami ni Vic Soto. Pagkasawi, 30 ng Disyembre 1981, naging pinakamalaking balita bago sumapit ang bagong taon nang kumalat na pumanaw na ang sikat na aktor na si Alfie Anido. Hindi lamang dahil sa napakabatang edad nito na 22 taon, ngunit sa kinasangkutan nitong politika at marami ang nagsasabing siya
umano ay sinadyang patahimikin ang kwento. Nang magkahiwalay sina Alfie at Dina ay sinubukan muling buksan ni Alfie ang kanyang puso at naging kasintahan niya si Katrina Ponce Enrile, anak ng nooy defense minister ng ating bansa. Matapos ang isang taon ng pagiging magkasintahan ay nagplano ng magpakasal ang dalawa. Ayon kay Katrina, nagpropose si Alfie isang buwan at kalahati bago nito nang tanungin kung hindi ba tutol ang kanyang mga magulang sa kanilang planong pagsasama ay sinabi ni Katrina na, "We were already in our 20s, so feeling namin hindi na namin kailangang sabihin sa parents namin. 20 years old si Alfie, 20 din ako." Bilang isang regal baby, una nang inimbitahan ng magkasintahan si Mother Lily upang imbitahan itong maging ninang sa kanilang kasal. Hindi pa sigurado kung sa civil o sa simbahan gagaganapin. Ikatatlumpo ng Disyembre 1981, umaga ng 22 kaarawan ni Alfie ay inanyayahan nito si Katrina na manood ng basketball game. Pagdating ng hapon, pagkatapos nilang manood, ay dumiretso na ang dalawa sa isang bahay na nirentahan nila sa Antipolo upang ipagdiwang ang kaarawan ni Alfie. Ngunit, nagsimula itong uminom ng alak bago pa man magsidatingan ang mga bisita at nakatulog. Nang magdatingan na ang mga bisita ay sinubukan ni Katrina na gisingin ang nobyo, ngunit tulog na tulog ito dahil sa kalisingan. Napilitan siyang i-entertain ang mga bisita kahit hindi niya kilala ang iba sa mga ito. Nang magising si Alfie pasado 10 p.m, ayon sa mga saksi, ay nakita niyang kausap ni Katrina ang ilan sa mga bisita at tila hindi niya ito nagustuhan. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa at pinagtaasan ng boses ni Alfie si Katrina na siyang binitbit ang kanyang mga gamit upang umuwi sa kanilang bahay sa Dasmariñas Village sa Makati. Nagpasama si Katrina sa dalawang kaibigan palabas ng parking lot at papasok sa kotse ni Alfie kung saan nagpatuloy pa ang pagtatalo ng dalawa na humantong sa pisikal na pananakit umano ni Alfie kay Katrina. Gumanti naman umano si Katrina bago lumipat sa kanyang sasakyan upang bumalik sa Manila. Ngunit hinarang ni Alfie ang daanan nito. Kaya naman upang hindi na lumaki pa ang eksena ay bumaba si Katrina mula sa kanyang kotse at lumipat sa kotse ni Alfie. Tagpa siya ang dalawa na umuwi na lamang. Ngunit patuloy pa rin na nagtalo habang nasa biyahe. Nagmaneho ng ubod ng bilis si Alfie at mabilis na rating ang bahay ni Katrina. "Thanks for hitting me." Yan umano ang salita ng pamamaalam ni Katrina sa nobyo bago ito naman humarurot pa uwi sa kanilang bahay sa Bel Air. Nang makauwi si Alfie ay tumawag ito kay Katrina, ngunit mas tumindi ang kanilang pagtatalo nang sabihin ni Katrina na nais niyang makipaghiwalay sa binata. Binagsakan ng telepono ni Alfie si Katrina kaya sinubukan muli ni Katrina na tawagan si Alfie. Sa kanilang muling pag-uusap ay nagpupumilit itong bumalik sila sa Antipolo. Nang hindi niya makumbinsi si Katrina ay muli niya itong binagsakan ng telepono. Makalipas ang ilang sandali ay muling tumawag si Katrina. Ang ina ni Alfie ang nakasagot na siyang pinuntahan sa kwarto ang binata upang tawagin. Ngunit ang susunod na sumagot kay Katrina sa telepono ay ang nakababatang kapatid ni Alfie na babae at sinabi nitong patay na si Alfie. Sa gulat ni Katrina ay agad niyang tinungo ang bahay nito sa Bel Air. Ang ama ni Alfie ang sumalubong kay Katrina sa pinto. Iniabot niya ang isang sulat kay Katrina kung saan nakalagay ang, "Dad, sorry about this. I can't take it. Tell Katrina that I love you." Unang dinala ang mga labi ni Alfie sa St. Andrew's Chapel na siyang dinumog ng media at fans. Nalaman na lamang ng mga otoridad nang humingi ng backup ang mga gwardiya ng Bel Air upang makontrol ang mga tao. Ayon kay Chief Colonel Ruperto Acle, sa ilalim ng batas ay dapat inire-report ang ganitong klase ng pagkakasawi upang malaman kung may naganap bang foul play. Isang grupo ng mga investigador ang pinadala upang questionin ang mga kaanak at iba pang may kaugnayan kay Alfie bago ito mamatay. Dinala din sa morgue ng NBI ang mga labi ni Alfie upang i-autopsy ito. Sa bagitan nito ay mabilis na kumalat ang balita na ang kapatid ni Katrina na si Jack Enrile ang may kagagawa nito dahil sa pakikipag-break nito kay Katrina. Kinaumagahan ay unang pinuntahan ni Katrina ang Loyola Memorial Chapels sa Makati bago pumunta sa bahay nila Alfie sa Bel Air. Pagkarating ni Katrina ay tinanong siya ng ama ni Alfie kung bakit dalawa ang ahensya na nagsasagawa ng imbestigasyon.
isa ang NBI at isa naman ay mula sa Malacanang. Ngunit bakit nga naman makikialam ang Malacanang sa ganitong kaso, gayong wala naman itong kinalaman sa seguridad ng bansa? Ayon sa memoir ng Nooy Defense Minister na si Juan Ponce Enrile, dito na siya naghinala na kagagawan ito ni General Fabian Ver na Nooy Chief ng AFP upang dungisan ang pangalan ni Jack Enrile upang makaganti. Mayroon ang namumuong hidwaan noon sa pagitan ni Enrile at General Ver, na lalong lumala nang ipag-utos ni Enrile ang imbestigasyon sa tangkang pagpatay sa isang Alfonso Boy Tuzon. Si Ver at si Tuzon ay magkaribal sa atensyon at pagmamahal ng isang magandang dalaga na nagtatrabaho sa bangko. Dahil sa posisyon ni Ver sa rehimeng Marcos ay walang naglakas loob na imbestigahan ito hanggang ipag-utos ito ni Enrile. Humingi ng tulong ang pamilya ni Tuzon upang makalis ito ng bansa. Nang makapunta ito ng Estados Unidos ay unti-unti nang namatay ang kaso dahil walang witness na naglakas loob na lumabas. Ang panig ni Jack Enrile. Sa kanyang panig, siya ay nasa maling lugar sa maling oras. Ikinuwento niya na kumakain siya ng hapunan sa isang restaurant kasama ang chief security officer ng kanilang pamilya na si Gringo Honasan, nang makatanggap ito ng tawag na may nangyari sa bahay nila Alfie Adido at nais nitong pumunta upang siguruduhin ligtas si Katrina. At dahil nagbabakasyon naman noon si Jack ay sumama siya upang kamustahin na rin ang kapatid. Pagdating nila sa bahay ng mga Anido, naaalala niyang nakabukas ang lahat ng ilaw, pati na rin ang pinto. Habang papalapit siya sa pinto upang hanapin si Katrina ay narinig niya ang isang iyak na habang papalapit siya ay lumalakas. Iyak ito ni Katrina. Nakita ni Jack ang isang kapatid na babae ni Alfie kasama si Katrina na hindi makapagsalita at tumuturo lamang sa itaas ng hagdan. Pinuntahan ni Jack ang kwarto ni Alfie at doon tumambad sa kanya ang isang walang buhay na katawan ni Alfie at isang baril sa sahig. Ang lihim ni Katrina Ponce na itinago ng 30 taon. 30 taon ang lumipas. Sa isang interview na pinaunlakan ni Katrina ay inamin niya nang magdesisyon sila ni Alfie na magpakasal ay hindi pa nila parehong alam na nagdadalang tao na pala noon si Katrina. Ngunit nalaglag ito matapos ang 3 buwan dahil sa stress sa pagkawala ni Alfie at sa dinanas ng kanyang pamilya. Nang tanungin kung tingin niya ba ay magkakabalikan sila kung sakaling hindi nawala si Alfie, ay sinabi niyang oo. Nabigla lamang siya noong panahong makipaghiwalay siya, ngunit isa lamang away magkasintahan ang nangyari. Sa maikling panahon ni Alfie Anido sa pag-aartista ay lumabas siya sa 14 na pelikula. Sa pagkawala ni Alfie ay mayroon pa siyang 2 pelikula na kasalukuyang ginagawa pa lamang. Ito ay Ang Diyosa at The Diary of Christina Gaston. At 2 natapos na niya na may pamagat na Throwaway Child at Dormitorio. Ipinalabas ang 4 na pelikulang ito sa sinihan ilang buwan matapos ang kanyang pagkawala. Hanggang dito na lang, kayo anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Alfie Anido? I-comment lamang sa ibaba. Salamat sa panunod. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.